Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay po sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong po sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic ko sa video na ito ay tungkol po sa special financial assistance para po sa mga bagong isinilang na baby po during this pandemic crisis dito sa Japan. So, as you already knew po, nagbigay po ang Japan government para sa lahat ng mga mayan dito sa Japan ng 10 lapad before. So, pero ang sakop lamang po nito ay mga naka-register sa mga local municipality before April 28 this year po. At hindi kasama ang mga bagong isisilang ng mga bata. Dahil po dito, marami po ang nagreklamo rin na dapat nabigyan din ng mga isisilang na baby ng amount nito para equal daw po ang lahat. At ito po ang tungkol dito ang i-discuss ko po sa video nito. So, kung kayo ay nanganak po after April 27 dito sa Japan or buntis po kayo sa ngayon at mga nganak pa lamang, panoorin nyo po ang video nito para malaman nyo kung possible din po ba kayo makapag-apply ng financial assistance nito para po sa inyong baby. So again, para po sa transparency, ang mga information na gusto ko pong share sa inyo dito ay mula sa mga official website ng iba't ibang local municipality dito sa Japan, at ang iba naman po ay mula sa mga online news sa media po na amin pong nakakita rito sa Japan. So ito po yung mga ilang website na amin pong nakita na meron pong ibinibigay na financial assistance nito para po sa mga bagong silang na baby. So kung kayo po ay marunong mag-Japanese, search nyo lamang po ang kanji na ito, itong tinatawag po nila Shinseiji Tokubetsu Kyupukin, at marami po kayo makikita ng information, mga official website po ng iba't ibang local municipality. At doon po nila pinapakita kung ano-ano po mga details tungkol dito. So, ito po yung mga iba't ibang local municipality na amin po nakita. So, halimbawa, ito po yung Kawajima Town. Then, ito naman po is Noda City. Then, ang iba naman po, ito pa po is Okazaki. Okay? So, ilan lamang po ito sa mga nakita po namin official website ng mga local municipality dito sa Japan na nagbibigay po ng financial assistance nito. So, okay, back to our presentation. So, para sa background po ng financial assistance na ito, tulad po ng nasabi ko kanina, ito ay mayroong connection na sa ibinigay po na 10 lapad na financial support ng Japan government para sa lahat ng residents dito sa Japan. Dahil ang ginawa nilang condition ay para lamang sa mga naka-register before April 28, so unfair daw po ito sa mga bagong isisilang na baby during this pandemic crisis, kung kaya't marami po mga local municipality ang nagsagawa po ng kanilang sariling financial assistance para po sa mga bata. So, ang tawag po sa dating financial assistance na ibinigay para sa lahat ng mamamayan ay Tokubetsu Kyupukin. At itong para sa naman sa mga newly born baby po, tinatawag po nila itong Shinseiji Tokubetsu Kyupukin. Pakitandaan nyo po ang word na ito, pati po ang kanji character niya, dahil ito ang dapat nyo banggitin po kung kayo ay mag-inquire tungkol dito sa inyong mga local municipality dito sa Japan. Okay? So, noong lumabas po ang budget para sa second wave financial assistance, meron malaking amount bilang extra budget na napapaloob dito. So, marami po ang naglabasa na maaring magkaroon po muli ng 10 lapad na ibibigay ng Japan government, at maaring mabigyan din daw po ang mga Japanese na nanirahan sa ibang bansa, wala po dito sa Japan, at pati na rin daw ang mga bagong panganak na baby. Yan po ang mga haka-haka noon dahil sa malaki po ang extra budget, at maaaring dito daw yon ilaan ayon sa mga kumalat na balita noon. Subalit, nag-iba po ang lahat ng ilabas po ng Japan administration ang plano nila, at ito po ay hindi natuloy. So upang hindi madismaya ang mga mamamayan, nagpasya po mga ilang local municipality na sila na lamang daw po ang maglabas ng budget na maaaring ibigay sa mga bagong batang isisilang during this pandemic crisis po.
So, saan naman napunta ang malaking amount na extra budget na napapaloob sa second wave financial assistance? So, ang extra budget nito ay actually na pagpasyampo ng Japan Administrator administration po na gamitin mainly sa mga program nito na malaki po ang maitutulong. So una, inilaan nila ito sa coronavirus sa vaccine development. Naglaan po sila ng financial support locally or domestically at internationally po na maaaring makatulong sa mabilisang pagdevelop po ng vaccine sa nasabing virus po. Then second, dinagdagan din nila po ang budget doon sa financial assistance na binibigay po sa mga company na nalulugi po dahil sa dumarami ito. Then third po, inilaan din nila ang budget sa pagtayo ng karagdagang mga PCR test center upang dumami po ang makapag-test na mga mamamayan. Then maging po sa mga airport, pinalawak po nila ang operation nito upang maparami po ang makapasok ng mga foreigner dito sa Japan muli. Then last one is nag-alat din po sila ng pera para sa mga medical equipment po, mga ventilators na gagamitin po sa mga hospital na gumagamot po sa mga nasa critical conditions na pasyente po. So, dyan po napunta yung amount na nasa extra budget po nila sa second wave. Then, para naman po sa purpose ng mga local municipalities sa pagbibigay ng financial assistance na ito, para po sa mga newly born child po, ito ay para daw maging fair po ang lahat dahil lahat during this pandemic crisis po. Dapat din mabigyan ng mga bagong isisilang na baby na masasabing mamamayan din dito sa Japan at para na rin po masuportahan ang kanilang mga parents. Then, para naman po sa amount na ibibigay nila, hindi ito pare-pareho dahil di nga po Japan government ang magbibigay nito. So, depende na ito sa mga local municipality. So, ayon sa mga nakikita ko po na mga mula sa iba't ibang website ng mga local municipality, ang range na amount na ibibigay po nila ay nasa 3 lapad hanggang 10 lapad lamang. So, hindi po, wala po atang lugar na nagbibigay ng more than 10 lapad. Okay? So, merong 3 lapad, may mga ibang lugar na 5 lapad lamang po ang binibigay. Pero mostly, karamihan po ay nasa 10 lapad po. So, next, tulad po ng mga nabanggit ko na rin po, maaaring makapag-apply kayo ng financial assistance nito sa inyong local municipality kung saan kayo nakatira dito sa Japan. Be aware lamang po na hindi po lahat ay nagbibigay. Sa mga napapansin ko po, ang mga nagbibigay na lugar po ay mga mababa ang population dito sa Japan. So, kung ang lugar ninyo ay malaki na po ang population, katulad po sa Tokyo, so, maaaring yung lugar na tinitirhan nyo ay hindi po sila nagbibigay ng financial assistance nito. So, then para sa condition sa pag-apply, ganun din po, depende po ito sa decision ng bawat local municipality. Para makatiyak po kayo, mag-inquire kayo directly sa inyong mga lugar, sa inyong local municipality. So, ang ilan sa mga nakikita namin na condition at requirements po ay itong mga sumusunod. So, una, ang bata po ay dapat na isinila nga po after April 27, 2020, this year po. So, kung siya ay isinilang before this date po, hindi po siya kasama dito at maaaring mapasama siya doon sa original na financial assistance na Tokubetsu Kyupukin. Maaari pong nakuha nyo na siguro yung amount na para po sa kanya. Then second, kailangan po ninyo magpasa rin ng birth certificate ng anak nyo bilang proof na yun nga po ay isinilang siya after April 27. Then last po, dapat daw na yung anak na bago silang po ay nakaregister doon sa Koseki Tohong ng parents niya. Okay? So mostly itong 3 lamang po ang nakikita namin pero may mga iba't ibang local municipality din na meron pang ibang documents na hinahanap po. So check nyo na lamang sa inyong local municipality para sa actual complete requirements po.
So, for the last topic po, reminder lamang, tandaan nyo po ang mga sumusunod na ito. Una, tulad po ng sasabi ko na po, ang financial assistance nito ay hindi po nationwide. Pangalawa, depende po sa mga local municipality kung magbibigay po sila o hindi po dahil nga hindi ito program ng Japan government mismo. Then third, ang amount din na ibibigay ay hindi po lahat ay 10 lapad, maaring mababa pa dito, depende po sa budget ng inyong local municipality. So yung range niya maaring nasa sa 3 lapad hanggang 10 lapad lamang po bawat bata. So kung halimbawa kambal yung isinilang na ninyo, doble po ang matatanggap ninyo kasi dalawa po yung bata. Then pang-apat, ang deadline ng application din na ito ay iba-iba po, depende po sa inyong local municipality. Based dun sa mga nakita ko po sa information na nakasulat sa ilang official website ng mga local municipality, merong para lamang sa mga batang isinilang within this year. So ibig sabihin, April 28 until December 31 this year po. At meron ding iba naman po is until March 31, 2021 next year po. So check nyo po yung pinaka deadline din ng application sa bawat lugar po ninyo. Okay? Then last, para nga po sa complete details, mag-inquire na lamang po kayo sa inyong local municipality upang malaman nyo ang lahat po tungkol dito. Okay? So that's it po. I hope na naging clear na sa inyo sa ngayon kung ano itong financial assistance na ibibigay nila para sa mga bata na isisilang po after April 27, 2020 this year po. So like this video and share to your friends if you want. Thanks again sa inyong pag-follow at support dito sa Malago Forum. See you again in our next video po.